Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Good morning. Nandito naman tayo ulit sa ating Dear Diary, iba't ibang sangay ng buhay at realidad. Every Fridays at 11 a.m. to 12 noon and to be hosted by your truly, Denise Laksamana. And of course, my guest co-host,
Nick Amoranto and Rolando Midel. Kamusta? Ay, mabuti naman. At ngayon pala nagpapasalamat na ako sa pag-imbita mo ulit sa akin dito sa iyong programang Dear Diary. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood dyan sa kanilang mga cellphones o sa kung anong mga device ang ginagamit nyo. Pwede bumate? Oo. Bagamat okay. Kakababalik lang natin ulit dito ngayon kasi medyo nagpahingang yung host. Oo nga eh. Oo. After ilang months din eh. So welcome back din sa pero maganda ang ating episode for today. Oo. Sige, bati ako. Okay, okay. Medyo mahaba-habang listahan pero bibilisan ko lang. Gusto kong batiin yung unang-una na yung Jimay. Yun yung church na kasama kong bumuo nitong short film na papanoorin natin. Binabati ko rin ang Emily Church sa MSAPA. Diyan ako dumadalo ngayon. Sa JOS Church sila, Direk Rudy Fajardo. Sa Gospel Media, batiin ko na rin yung mga estudyante tsaka mga guro ng Kay Pombo Elementary School. Diyan kasi nag-aaral yung anak ko. Eh. May ilang mga eksena diyan ginawa eh. Ano pa ba may nakalita? Ah, nag-shoot pala kayo sa school ni Nicole. Mm-hmm. So, again, masaya ako nandito. Akala ko malilate ako. Ah, hindi. At tama naman ang akala ko nalate ako. Pero konting-konti lang naman. Oo. Sa mga nanonood ngayon, pasensya na ako medyo nalate lang ng konti. So, tsaka yung palang binanggit mo kanina kay Direk Rudy. Di ba katatapos lang ating seminar workshop, yung filmmaking na noong January 9? Ay, so, ang ganda. Marami akong natutunan doon na yung iba ka, hindi ko pa alam. So, yun, nalaman ko na. Pero meron din akong dun sa acting workshop na inano ni Direk, ay ni Pastor Mon. 'Di ba? So 'yun. Ako rin marami rin ako natutunan doon. Although ilang years na rin akong gumagawa ng mga short films, pero parang bago pa rin yung kung ano man yung mga naituro sa atin nung ano na 'yun. Oh, at ang galing ni Pastor Rudy. Filmmaking seminar. Oh, tapos 'yan. Iyan ang mentor ko. So, na-amaze din talaga ako doon kasi sabi ko, oh, talaga meron pa pala mga ibang hindi natin nalalaman doon sa paggawa ng movie, diba? So, yun. Ako hindi pa natatry yan eh. Pero at least ikaw nakapag-try na. So, marami ka pa rin matututunan dyan. Marami sikreto si Direk Rudy. Oo, ako namamangha din eh. Oo. So, yun. Si Rolando ba, kamusta? Pumasok na ba? Okay na ba siya? Opo, nandiyan ba si Rolando? Yes, nana. Narinig ko pa yun. Kamusta? Ayan, tatlo tayo ngayon. So, ikaw, yung pagbabalik din dito sa ating Dear Diary ngayong 2024. Mas matagal siyang wala sa akin eh. Si Nick, ang kasama natin ngayon. Iba niya ako narinig. Yes, oo. Una sa lahat, good morning sa ating mga taga-pakinig. Akin, nahon ko. Ako, Nick naman. Oo. Sige, sige. Naririnig namin. Tuloy mo lang. Yeah. Medyo na ano yung connection. Hello. Good morning, si ma'am. At sa kasi, medyo, yes. Nasisira yung ano niya. ngayon na meron tayong film showing ngayon ng kanyang short film. So, entry to dun sa dating second Christian film, di ba? So, napanood ko siya doon noon. Ngayon, dito natin siya ipapalabas sa Dear Diary na may dalawang version. Mm-hmm. So, first version lang ba yung napanood ko noon? Ah, first version lang, no? Yun ang first version. Sinali natin siya sa third Christian Film Festival at saka sa Port Shepherd's House International Film Festival. Pero meron isang version na yun naman ang inere, pinaere ko sa Light TV. Kasi doon kasi kailangan medyo mahaba. Yung second version medyo mas mahaba. Yan, mapapanood po natin yan mamaya. Oo. At first time na dalawang version ang mapapanood natin dito, di ba? Hmm. So, yun. So, kayo na po bahala mag-judge kung ano pang, di ba, kung ano bang twist natin dyan sa movie na yan. Explain mo muna yan bago natin start. I-ano mo sa ating mga viewers muna. Para may idea sila. Sige,
ito yung tinatawag kong story behind the story. Yung mapapanood nyo, maikli lang siya, short film lang siya, na kung saan, yung nga, gaya na nabanggit ko, naging entry siya sa second Christian Film Festival. Meron kasing deadline of submission. Gusto kong sumali. Meron ako isang naisali, pero gusto kong may isa pang isalim. Dalawa ang film ko. Pero yun nga, lapit na ng deadline. So nag-shoot kami, ako tsaka yung anak ko na nagdida doon. Tapos yung gumanap na nanay at tsaka tatay niya, doon lang naman din sa amin lang naman din sa bahay ko, doon sa eskwela ng anak ko, doon sa tabi-tabi. So inayos na lang talaga yung mga setup niya. Pero may mapapansin kayong something different and something special dito sa film natin na to. Baka maging spoiler. Mamaya na pag napanood, napaka-special nitong ano. Hindi to yung kapareho ng mga usual na films na napapanood nyo. So, yan po. So, yun. Gusto mo ba nga start na natin yan? Si Rolando medyo nawawala pa, so makinig ka na lang muna dyan habang ano. Naririnig ko naman kayo eh. Oh. Wala lang yung ano mo, video. Medyo yung aking signal eh. O mga musta ka muna. Video. Kababalik mo lang din ngayon 2024 eh. Mas matagal ka sa akin ditong nawala. Oo nga eh. Namiss ko nga yung program natin. Oo. Kaya nga, namiss ko yung program natin. Eh, anyway, bako normal tayo this 2024 po. Focus na tayo ulit. Oo. The thing is. Pero ano meron kaming, ito si Rolando medyo, ito ang aking nakakasama ngayon sa gubaga sa aming mga event for us. So, meron po kami nga surprise sa inyo pagdating, basta ditong year na to. Abangan nyo na lang yan, hindi pa na pwede sabihin. Pero definitely, ngayong February, meron daw po tayo sa aming kakampi live dito sa aming Mang Fe. Oo, abangan natin yan. Tapos yung isa, sa April pa yan. By April, siguro makakasama na ako dyan sa studio. O yan, magla-live na rin daw siya dito. So, pagka halimbawa, pwede ka na, tatlo na tayo dito ng live. So, gusto mo na i-start na natin ngayon? Start na natin. Pakita muna natin yung poster. Then, after the poster, yung trailer niya, then yung dalawang version ng movie. So, i-start na po natin. Ang Yakap. Christian film by Nick Amoranto. Uy, ganda yan. Sige nga, patingin natin yan. Panoorin natin. Oo. Sige, okay lang. Thank you.
huwag magulumihana ng iyong puso. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Yan. So, napanood nyo po ang ating yakap version ng movie ni ayan, bumabalik siya, no? Napapanood niya. Explain mo muna yung ano natin dyan. Napapanood ko siya. Yan po. Yan po yung second version ng film natin. Actually, okay lang makita alam naman una dyan. Yan yung ako ang nag-edit. Ngayon, ba't na merong version 1 at version 2? Okay, salamat. Ngayon, ba't may version 1 at version 2? Yung isa kasi, iba ang nag-edit. Pero itong napanood natin, ako po yung nag-edit. Banggitin ko lang muna, kasi malamang nagtataka yung mga nakapanood, bakit ganun. Minsan, baka siguro naiisip nila na baka may depresya sa audio yung pinapanoora nila. Wala pong depresya. Kasi malamang napansin na, unang-una napansin nila, ba't wala sila nadilig na salita. Actually, yan ang tinatawag natin na silent short film. Mm-hmm. Na kung saan, wala talagang salita, walang anumang dialogue. Pero, more on actions lang. More on actions, more on body language. Pero may intindihan mo pa rin yung storya. Ang idea ng paggawa ng ganitong klaseng film, bukod sa hindi naman sa tin, parang tinatabad na kaming ayusin yung audio. Nakapanood ako siguro mga 3 years ago ng isang ganitong film, short silent film. Japanese film siya eh. Ayun, mga Japanese, more on action and less on words eh. So ang ganda ng wala ako nadirig na anumang salita, puro mga gestures lang. Pero maintindihan mo pa rin yung storya. Mm-hmm. And then yung nabanggit ko kanina, dahil sa mas easier talaga, dahil sa pag-shooting, paggawa ng mga short film, nandiyan yung mga struggles na kung saan, halimbawa, may bigla na lang dumaan na tricycle na ang ingay-ingay, tumahol ang aso. So, naging mas madali ito para sa amin dahil sa hindi namin naging problema yung ingay sa labas, yung iingay sa paligid. Dahil nung pinagtagpi na namin yung iba-ibang mga eksena, minute namin yung lahat ng mga eksena. Tapos, tinapalan ko na lang, nilagyan ko na lang nung iba-ibang mga musical scoring, mga background music. So, yun po ang story behind the story nitong film natin na Yakap. Pero meron pang isang version. Sa mga ngayon pa lang na nakatutok, meron pa isang papalabas na version itong film natin. Kung napansin nyo rin, yung iba, yung may nagpakita. Oo. Sino yun ang pakita na yun? Iba-iba naging interpretation. Kasi yun din ang kagandahan sa mga ganitong klaseng film. Walang linaw. At iba-iba yung naiging pananaw nila. Oo. Tanong nila, ano ba nangyari dun sa bata? By the way, yung bata, yun yung anak ko.
Nagtanong sa akin, ano ba nangyari? Namatay ba yung bata? Sinundo ba ni Lord sa ano? May sa kakaibang langit? Twist yung ano niya, first and second version. Yung isang version, iba naman siya. Itong, by the way, itong second version na inedit ko, yun pala, mabanggit ko rin, bata, no, merong dalawang version. Yung, kasi ginamit namin na pang-shooting lang. Actually, itong kagandahan itong panahon ngayon, cellphone lang po. Wala kami, noong mga panahon na yun, wala pa kami mga gamit-gamit. So, cellphone lang, tapos kung saan-saan lang kami. Yun ang kagandahan ngayon, kahit sino pwede nang gumawa ng ano, ng kanilang mga content. Ang madalas sa gamit itong cellphone ko, minsan ginagamit yung cellphone ng isa naming ano, nagka-camera. Kaya nangyari, hinahabol kong masubmit itong short film ko dun sa Christian Film Festival kasi may deadline nga. So habang nag-e-edit yung isang ano isang editor, nag-e-edit na rin ako just to be sure na ano na makahabol sa ano. Nakakatuwa naman na pareho naman naming natapos yung editing namin bago yung deadline. Pero ang sinubmit ko yung sa kanya, itong sa akin kasi meron akong mga ilang hindi nakunan. Pero nakunan doon sa isang camera. So, nakakam up ako ng sarili kong storya and then nakakam up din siya ng sarili niyang version ng storya na kung saan mapapanood niyo ho mamaya. Ho. Oo. Gusto mo ano, ipalabas din natin yung first version niya para alam mo yung mag-gets din nila. Kasi second version yung nauna eh. So, nabaliktad. Pero okay na naman, ba na-receive mo? Yung part 1, ano, part 1, nag part 2. Part 2 yung nauna. Actually, yung medyo mahaba na wala dun sa una yung kalahati. So parang ano to, no? Yung parang linlang. Sa Prime Video, konti lang yung ano niya. So 60% pagdating dun sa pre-TV, teleserye na siya. So buo na. Ganon. So, nauna ka doon. Actually, hindi naman siya yung parang part 1, part 2. May parang... May twist nga. So, nahati. Kasi sa ibang, ano, sa ibang mga film, yung merong alternative version. Mm-mm. Merong, halimbawa, doon sa isang version, namatay yung bida. Doon sa isang version, buhay ang bida. Ang galing din na hindi lang, isang storya na parang nagiging dalawa. Parang yung ano, naging teleserye noon ni Jericho Rosales tsaka ni Kristen Hermosa. Nakalimutan ko ang title niya, pero nakasama ako dun eh. Dalawa yung version nila, pero nasa kalahati, yung parang wedding scenes nila, dalawa yung version eh. Kasi isa kay Jericho, isa kay Dieter Ocampo. So dalawang version din, di ba? Oo. At nakakatawa, actually wala sa plano. Ang ano lang talaga yung original na plano namin na storya, yung sa first version na mapapanood niyo ho. Nakakatawa lang na ito siguro ay niloob din ng Lord para magsilbing encouragement din. Lalo't nakita natin doon sa bata. Punta tayo ngayon sa ngayon sa mismong storya. Na yung bata ay naulila sa tatay. At yung nanay naman naging parang neglectful doon sa anak niya na naging dahilan ng pagtatampo nung bata. Sa ano, makikita natin. Kahit wala tayong didinig ng salita, nakita natin na nagtampo yung bata, naglayas, dumalaw doon sa puntod nung tatay. Marami sa atin ang makaka-relay. Bagamat yung bata ang nagbida dito, na kung saan tayo minsan, feeling natin, nire-reject tayo ng mga tao, minsan feeling natin wala nagmamahal sa atin. Pero hindi totoo yun. Dahil sa merong isang talagang nagmamahal sa atin, sigurado nagmamahal sa atin, yun ay ang Lord. Na
nagpakita doon. Sino ba kaya yung ano, gumarap na? Oo. Pwede niyo i-comment yung ano, yung answer niyo kung ano, kung nahulaan niyo kung sino. Sana yung, ano. Ginawa mo ano, yung isa straight yung hair, isa kulot. Ay, hindi, isa lang kasi yung ano eh. By the way, you, ano, big lang ho 'yun. So balik tayo. Joke lang. Kayo, mahal kayo ng ano, ng ng Panginoon na nandiyan siya. Sinabi nga doon sa verse na pinlash na the Lord is near unto the brokenhearted. So kung brokenhearted kayo, kahit na ano mang klaseng brokenhearted niya, merong brokenhearted na magjowa, merong brokenhearted na ano na yung nawala ng trabaho, bumagsak ang negosyo, lahat naman yung ano, pagiging brokenhearted, ibig sabihin pagiging sad, pagiging malungkot. Sa career, 'di ba? Sa career, 'yan. Pero nandiyan ang Lord na maaaring hindi siya magpakita sa inyo. Pero nandiyan siya, nakatunghay siya, nakikinig siya, pinagmamasdan niya tayo, binabantayan niya tayo. Lalo na yung mga broken hearted, yung nakakaranas ng kapighatian, ng kalungkutan. So kailangan talaga kasi si Rolando nawawala. Pero yung kanyang ano, ngayon na siya nakabalik tapos ano, yeah, yung kanyang no, wifi. Pero no. Nakikinig yan, nanonood yan. Comment na lang kayo kung ano, meron kayo mga thoughts dito sa ating yun ang kagandahan ngayon. Hindi lang basta ka nakakapanood eh. Pwede ka makiparticipate. Pero nandyan yan, medyo nawawala lang kanyang picture. So yun, gusto nyo panoorin yun na rin yung first version niya. Sige yan eh. Yan po ang para original. Mag-gets nila kung ano yung ano, diba? Twist talaga nung movie. At iba rin naman ang mensahe nitong version na ito ng Yakap. So yan, ipakita na po natin yung first version. Thank you.
So, napanood nyo na rin yung first version niya. Ano sa tingin nyo? Mas gusto ko yung ano eh, ako, second version. Kasi mas ano loaded yung ano niya. Kumbaga yung story niya. So, sa una kasi talaga nga nandun yung twist eh. Diba? Na parang iisipin mo pa kung ano yung mangyayari. Actually, yung maganda na rin na ito yung hinuli natin. Dahil ito yun eh, happy ending. Para naman bago matapos itong... Hindi, sinadya ko yun. Inuna ko talaga yung pangalawa. Kamu ko yung tumakbo sa isip ko kanina. Pagkatapos itong show ni Dinis na yun, good vibes. Kasi happy ending. Nakauwi yung bata. Eh, no? So ano sa mga nanonood, pwede nyo i-comment ko. Ano ba mga difference? Kasi sa unang tingin talaga, parang pareho lang. Parang ano ba yung ni-replay. Pero may pagkakaiba. Gaya na doon sa unang version talaga, mas malupit eh. May hindi nakapasok ng bahay yung bata eh. Kung iintindihin nilang mabuti, doon nila magigets yung ano. Kasi kung talagang titignan mo muna, parang oo, parehas lang eh, hindi ko alam. Pero pag pinanood mo talaga, iintindihin mo, doon masasabi na, oh, talagang may pagkakaiba. Hindi ko sinito sa ano, yung ngayon pinanood natin, itong pangalawa. Nakapasok yung bata, excited siya na ipakita yung report card niya, na ang taas ng grades niya, kaya lang hindi siya pinansin nung nanay. Dahilan ng kinatampo ng bata. Kaya siya naglayas. Siguro ganyan yung ilang mga magulang. Siguro ang lesson naman dito, no, oo, may alam akong ganun. Lahat tayo may mga kanya-kanya tayong kabigatan. Pero wag nating i-neglect yung mga tao na nasa paligid natin. Oo, maaaring namatayan tayo. Pero... Sa umpisa talaga, masakit yan. Pero pagka... Intindihin natin din yung ano... Naka-move on ka na. Actually, pareho rin mo namatayan yung ano eh, yung nanay tsaka yung anak eh. Pero kahit na yun pa rin na alalahanin mo na may mga tao pa rin na dapat kang ano. Oo, syempre inaalala natin yung mga yumao na. Pero alalahanin din natin minsan kasi ang problema inaalala natin mga taong wala na, taong namatay na. Pero alalahanin natin yung mga taong nandito pa nasa tabi-tabi lang natin, nasa kasakasama natin, at nandiyan dyan, mahalin natin sila. Pero syempre, dun sa mga taong nawala na, yan yung ano ah, talagang masasabi mo na maiisip mo sila na ano ba yung mga nagawa nilang mabuti nang kasama mo pa sila, di ba? So, mas ano eh, kumbaga mas malalim yun doon dahil wala na sila eh. Yun nga lang, yung mga taong nakakasama, marami ka pang may experience na dahil nakakasama mo pa sila, di ba? So dapat yun ang ipagpasalamat din natin. Tama. Sa mga yumao, yan, ino-honor natin sila, kino-commemorate natin sila. Sa mga nandito naman, nandiyan dyan, kaya nga ano eh, yung title na yakap eh. Yung yakap, pinapadama yan sa mga tao na kasama natin. Mm-hmm. Pinapadama natin kung gaano sila kahalaga sa atin. At kahit syempre, hindi lang sa tao, di ba? Kahit yung mga alaga mong hayop, di ba? Papakita mo rin sa kanilang pagmamahal. Alaga mo pusa. ako hindi yung aso ko. At syempre, yung yakap din ng Panginoon, gaya nga nung kanina, na nandiyan yung, ano ba yung malalim na pag, na Tagalog, yung pagling. Paglingap ng ano ng Panginoon. Na nandiyan ano. Maaring di literal pero nandiyan na handa kanyang yakapin kung nakakaramdam ka ng kalungkutan, ng kabiguan. Yeah, lalo kapag mahal na araw, 'di ba 'yun yung ano, 'yun nga nabanggit mo parang nasa dulo rin ng dila ko ni. Naisip ko hindi ko naman mabanggit. Pwede natin pakita yung ano yung poster. Oh, nga yung poster nawawala. Mas nahuli siya. Yan. Yan so, yung poster. Yan. Yan yung... Actually, wala namang ganyan sa eksena. Pero nandiyan na... Nakakatawa na nagtagpo yung ano. Yung nanay. Yung mag-ina. Yan na yung gumanap si ano, si... Si Colleen. At saka si Nicole. At saka si Joshua. Siya yung ano, yung tatay doon sa story. Ano, nahulaan niyo ba kung sino yung gumanap na ano na Lord? Siyempre sa kanya, 'di ba? Kanyang special participation diyan. Eh sa ngayon, 'di ba, may ginagawa ka ulit na bagong Christian films. Ito na yung balit pang third mo, 'di ba? Pangatlong film? Pangatlo. Mm-hmm. Then merong isa pa. May second version din ba 'yan? Wala pa naman, pero hindi pa 'yan napapag-isipan.
meron tayong ngayon pang merong pang-apat na nauna, yun yung naunang napalabas nung last year yung Footprints in the Sand. Pero meron tayong kumbaga niluluto ngayon. Ayan, at tabayanan nyo na lang po. Oo. So secret pa yan, no? Tayo na lang. At, yan, pag pero kasama siya sa ano, di ba? Entry siya sa third Christian film. Mm-mm. Yan, isasali din natin siya. This March ba? Tuloy ba siya March? Ang title na, yun, bagong nilalang. Ayun nga pala, ano ba? Ano tawag? Shout out sa mga nasa, nakalimutan ko ano, buti lang naalala ko. Special, ano, special greeting sa mga kaibigan ko sa I Love Jesus Church. Sila ngayon na nakasama ko dito sa film na ginagawa ko kinala Pastor Pastor Eddie Jen. Sabi mo ano no, puro lalaki yung ano oo, yung puro lalaki. Mga yung bida diyan. Mm-hmm. Yun an tabayanan niyo lang ho. Coming soon. Coming soon pa yan. Pero 'di ba para mapanood din nila kung halimbawa hindi nila mapanood dito sa ating dear doon sa ating Christian film, pwede din sila manood niyan 'di ba? So bibili sila ng ticket. Mm-hmm. Ngayon ang ikatatlo o pangatlong Christian Film Festival this year at sa mga ano gustong sumali ho yan po makipag-online lang po kayo at para mapakita rin natin kung ano yung mga nagawa natin yung mga obra maestra natin. Ako po sasali ko po itong bagong nilalang dito sa Christian Film Festival, third Christian Film Festival. Ayan, yung sa akin hindi pa nasushoot eh pero buo na yung script niya talaga. So pinag-aaralan ko pa yan kung paano natin magagawa yan? Kasi ikaw, di ba, pinag-aralan mo din naman yan bago mo ginawa yan. Kasi hindi naman din agad-agad. So, may panahon po si Lord para ibigay sa atin yan. So, Rolando, nasaan ka na? Nawawala ka na. Yung poster, ipakita natin ulit. Isang version lang ba yung poster niya? Isang version lang, yan. Ang ganda yan ng pagkakagawa ng poster niya. Yan. So, sa poster na yan, so, iisipin na, bakit dalawa lang sila? Wala yung mga ibang casting. Actually, may mga ibig sabihin din yung ano sa poster. Yan, yun yung sa Memorial Park. Sana dinalawa mo rin yung actually, poster hindi niya, no? Kasama yung mga casting niyo. Kasi kung konti lang naman din kami, actually, ilan ba kami? Apat lang kami dyan eh. Plus yung mga, ano, yung mga crowd. Mm-hmm. Yung shout out sa lahat ng mga... Pero ano, pwede rin, para just in case, di ba? Mas cute siya tignan. Dahil pag pinalabas mo na siya, oh, nakaka-amaze naman. Dalawa na yung poster niya. Dalawa yung version. Remember, so, talaga mag-iisip sila na, ano, di ba? So, yan po. So, yun. Medyo yan, tagang classic yung pagkakagawa niya eh. Yan, pwede yung mapanood ulit itong live natin. Yan ang kagandahan ngayon sa teknolohiya natin ngayon. Hindi ka pareho noon na pag na-miss mo isang episode sa TV, wala na, na-miss mo na. Oo. At mapanood niyo rin po siya sa aking YouTube channel. Search nyo lang po, Nikki Clamor. Nandito yung ilang mga short film natin bukod dito sa Yakap. At yung iba pa, yung Pulubi, yung Ayuda, nandiyan dyan din po. Tsaka iba-iba pa mga pinaggagawa ko. Yung nandiyan dyan, makikita nyo yung videos din ng anak ko. Nikki Clamor. Meron din kay ano, Nicole. Ano, magbigay ka naman si Rolando, nawawala na. Hindi, wala na siya. Nasira ang kanyang... Wala man siya dito physically at online. Pero at least spirito niya ay nandito. Diba? Napapanood siya pa rin yan. Kumusta kuya? Oo. Nagmamagic sa... lagi pag ano eh. Parang anong dahilan? So pag ano, tag dito, nung ginawa mo yung movie na yan, paano mo, I mean, inisip yung story na yan? O para mabilis tayo, 5 minutes na lang pala. Aminin ko na ano din, na original concept to sa akin. Pero may mga, alam mo naman, minsan nakakuha tayo ng idea rin sa iba eh. Pero ang unique dito, syempre gusto kong may Christian message to. Gusto kong kumbaga kasama lagi ang Lord Jesus Christ dito. Na kung saan ay nagsilbi siyang ano, encouragement din. Kasi ako din, aminin ko ako din, may mga pinagdaanan din ako nitong mga panahon, especially nung panahon na ginagawa namin itong ano, yung parang ano, yung wala akong ibang matakbuhan, walang ibang parang
iba ang maaasahan ko din ang Panginoon lang. So, yun na naisip ko na gawin tong film na to. At siguro yung iba makaka-relate din dahil maaaring mismong yun na nga, yung bukod tanging nagmamahal sa atin, yung magulang natin dito sa storya, yung nanay o yung jowa natin, asawa natin, maaaring minsan parang hindi natin maramdaman. Pero yun yan ang Lord. Sigurado na lumapit ka lang at siya din naman yung nag-aabang. Siya rin ay lumalapit sa inyo. Pero more on actions and body languages na, lang siya. Mag-eye to eye contacts, ganun. Mm. Pero talagang magigets at magigets mo yung story niya. Dahil sabi ko, madali siya dahil kumbaga wala na akong problema doon sa mga dialogue. Pero mahirap din at the same time. Kasi oo, na hindi na ako nag-i-instruct sa kanila na magsalita. Pero sabi ko sa kanila, mas mag-focus kayo ngayon sa body language nyo dahil dyan, dyan mababasa ng mga manonood yung story. Pero doon sa isang version, actually, kung napansin yun, nagsalita ng sandali si Jesus. Ngayon, kasi ang masasabi ko na lang as we conclude na the only voice that matters is the voice of the Lord. Yung sabi nga niya, actually sinabi yun sa John chapter 14 ba yun, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Siya ang daan, buhay, at katotohanan. Para makarating sa sabi kasi nung iba, interpretation nila, namatay ba yung bata? Para sinundo. Sige, pagpalagyan natin ganun. Pero para makarating sa kaharian ng Diyos sa Ama, kailangan natin si Kristo. Namatay ba? Parang namatay ba siya? Yung first. Yun ang interpretation ng iba, pero yun ay walang dinaw. At yun ang minsan kagandahan sa mga story, walang dinaw. Bahala na kayo mag-isip. Oo. So, ako kasi talagang napaisip din ako niyan. Sabi ko, teka, parang isang version lang kasi napanood ko yung una. So, sabi ko, parang kulang ata. Meron pa ba siyang kasunod? Yun yung inisip ko. Kasi hindi mo pa nasabi sa akin na meron pala siyang second version. Kasi doon ko siya napanood sa second Christian film. So, sabi ko, nag-isip talaga ako. Yun, nung binanggit mo siya, sabi ko, okay, malinaw na. So, pinanood ko siya nung binigay mo na sa akin yung trailer niya parehas. So, pag-interpret ko dyan, siguro sa galing din talaga ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, 'di ba? Yun nga ang hindi ko lang talagang twist talaga diyan yung sa bata na kung nawala o something. Yun lang talaga yung pinakamalalim na diyan yung twist. O pwede rin namang hinatid siya ng Lord sa sa bahay. So yun. Ilang minutes na lang tayo bago 2 minutes. So sa next week, sa next month, meron pa tayong isang short film. So kung ngayon ay Christian film, yung susunod naman ay light action 'yan. Makakasama ko diyan syempre yung scriptwriter nila tsaka yung lead star ng movie. So hindi muna natin 'yan babanggitin kapag mag-start na. So para diba at least may idea kayo. Talaga na una ka kasi talagang naka-set up na yan. Hindi na sa akin yan pero papanoorin ko pa rin. Antabayanan nyo po yan. Mukhang maganda ho. Oo. Sigurado actually, maganda. Marami na tayong napapalabas dito, di ba? So, mas marami pa sanang magkaroon ng mga short film. Yung sunod-sunod talaga siya na So, isa-isa yan na gagawin natin dito. Pero netong January, talagang meron kaming may surprise din kami sa inyo na sa aming kakampi, 'di ba? So abangan niyo na lang 'yan sa ating pagbabalik dito sa ating Dear Diary, iba't ibang sangay ng buhay at realidad. Every Fridays at 11 a.m. to 12 noon and to be hosted by yours truly, Denise Laksaman. At syempre, makakasama natin siya ulit sa mga susunod na mga episodes or kahit hindi yung movie niya, pwede siyang mag-co-host dito. Kung halimbawa wala si Rolando, si Ate Ruby, andyan naman siya, si Kuya Henry. Get well soon nga pala kay Kuya Henry, daya last week nasa hospital siya. Pero okay na daw siya, kausap ko siya kanina. So, yun.
Sana bumalik ka ulit na kahit hindi yung movie natin dito. Magbigay tayo ng ibang topic sa kanila. Magkasa magsama kayo sa akin, babalik ka. Anyway, pasabikin mo ulit sila na bago ka magkaroon ulit ng isang short film dito, di ba? And again, thank you. Thank you ho sa pag-imbita niyo sa akin dito. At isang karangalan din na naipalabas ang munti kong pelikula dito sa Dear Diary ho. So yan. Maraming salamat din po sa mga nanood po. And thank you rin syempre kay Rolando kahit hindi siya na nakasama na buong show kasi nasisira yung kanyang internet so mahina yata ang signal. Pero at least naki-join siya kahit saglit lang. Next month or siguro mga after mga two months no, nandito na yan. Magla-live na yan, hindi na siya mag-zoom. So yun, nag-promise siya na gano'n ang kanyang gagawin kapag hindi na rin siya busy. So sa susunod, hindi lang si Nick, si Rolando, maring lahat na tayo uli. Hanggat kakasya tayo dito. Diba? So yun, yun lang po sa ngayon. So next week po, abangan niyo po ulit ang ating Dear Diary. Marami pa tayong ibibigay ng mga next episode niyan. So paalam tayo. Ikaw po, bye-bye po. At pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Ingat po kayo lagi. Yan, it's bye-bye time!